natin simulan, i-click muna ng subscribe button at isabay na din ang notification bell para updated tayo kapag may bago tayong upload na video. Sa bawat araw na paparating, ang pera sa akin ay kusang dumadating. Hindi ko na pagkagising sa umaga, rekta kami drive-by, lahat ay suki na may matuwa. Sa sorry ko baka matuwa, kalang kaya di natin ang ta. Shake that fucking beer. Paano na lang pala kung walang ebay lumabas? Paano pa mag-inom? Paano pa mag-aangas? Paano na lang pala kung mag-dilba din magaling? E di saniwala kayong tito na lasing. Di namin kasalanan ko, babaluma kasambin. Tanong pa na ako ng lakon ng daming atin natin. Kapahirap pa kasi ubus pa. Down with the king! So welcome back mga tol. Balitang Hiphop na muna tayo. So kamusta? Umpisa natin kay Easy Mill. According sa kanilang managers na sina H-Bomb Segovia at Hazel Miller ng FFP Records and Management, si Easy Mill ay pumirma na ng contract under Virgin Music. At ang Virgin Music ay kasama sa UMG or Universal Music Group na siyang bahay ng mga ma-influensyang record label at brands sa music industry. Tulad ng Def Jam's Records, EMI, Motown, Universal Music, Capitol Records at marami pang sikat na record label. At dito parang nabansagan siya na Easy Mill na multi-dimensional hip-hop R&B singer. Ano nga ba ang UMG? Ang UMG lang naman ay Universal Music Group, ay ang nangungunang music company sa buong mundo. Sa dami ba naman ng sub-level nila na sikat, tulad nga ng mga nabanggit ko kanina, ay marami ring artist na under nito, tulad ng Blackpink, Kendrick Lamar, at Eminem, at marami pa yung iba syempre. At kasi medyo parehas na sila ng bahay, medyo malapit na silang magkakolab nila Eminem. Malay natin, sa future, di ba? Soon. At sa Pilipinas, ang sister nito ay Universal Records. At maaari din sa Def Jam Philippines. Under din nito ang UMG. Siguro ang tanong ng ibang fans ay makakakulabo pa ba siya sa mga underlabeled artist or danggalo artist? Tingin ko 50-50 ang usapan. Or baka hindi. Depende kasi yan. Alam mo naman ang show business, lahat may presyo na. Lalo na under pa sila ng bigating record label. Pero kung kayang bayaran, malamang depende pa rin. Kung papayag ang management ng artist, sila naman ang magde-desisyon noon. At nasa kanila ang contract din. Well, ito ay opinion ko lang naman. Ikaw, anong opinion mo dito? Comment mo lang dyan sa baba. At ang OBLAXZ Production mamimigay ng papremyo ng 100,000. Nagbigay ng imbitasyon ang OBLAXZ Production na mag-join kayo sa teritoryo video craze. Dito ay gagawa lang po kayo ng TikTok video or 30 seconds video na kaya ng kantang teritoryo. At i-message nyo lang sila Emong Kalbo TV, Rapguard TV at target ng Real Southside Production. Ilalagay ko ang link sa description below para sa sample video. So mga kap, kung interested kayo manalo ng 50,000 para sa first prize, 30,000 para sa second prize at 20,000 sa third prize ay mag-practice na kayo. Pwede nyo isubmit ang entry nyo sa May 15 hanggang May 30. At eto, mainit naman ang eksena ng local hip-hop pagdating sa pinagbabawal na gamot. Isang grupo ng hip-hop artist ang nasangkot at nahulihan na pinagbabawal na gamot. At isa dito ang kilalang si The Prophet na isa sa miyembro ng 4K MG Production. At isa din sa nakakulab ni Bugoy the Koy-Koy. Ayon sa PDEA Cordillera, nahulihan sila habang nagbababa ng mahigit 1,000,000 worth ng marijuana. At ito ay may timbang na 250 grams. Ayon sa litratong nakalap, si The Prophet ay ang nakahudi na gray
at may tatak na champion. At ang iba ay kasama niya sa 4KMG. So mga kap, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakasubscribe, abay mag-subscribe ka na. At i-hit na din ang like at notification bell para lagi kang updated. Peace!